Kamusta mga ka-araw o isang maulan na araw sa inyong lahat? Welcome back to my YouTube channel. Today's episode guys, mag-UBE haul ako or kakain ako ng UBE or UBE halaya or purple yam in English na binili ko. Atin umpisahan ng video guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga video i-upload ko. Ito nga guys, kung nakikita nyo nasa harapan ko guys, yan, yung mga UBE na binili ko. Titikman ko lahat dyan, isa-isa. Tikim lang ha, hindi ko ubusin lahat. No? Siyempre mamimigay ako. Then ayun nga, alam ko naman familiar kayo sa ganyan. Then titikman ko isa-isa yan. Mula sa may drinks. Drinks talaga yung nauna. No? Ayun. Guys, dahil nga ang UBE halaya ay isa sa mga paborito kong Pinoy dessert since bata pa ako hanggang ngayon. Everything and anything about UBE flavor yan, paborito ko talaga yan. Then lahat pinapatulan ko kahit anong UBE, patulan talaga no. Then kumbaga nakakababaw siya. Ang babaw ko pagdating sa UBE. Then kumbaga ano ko siya happy feel ko pag nakakatikim ako ng UBE flavor or anything UBE. Ayun guys, kaya eto na, ipapakilala ko sa inyo isa-isa yung mga UBE na binili ko or hinol ko. Umpisahan na natin pakilala yung mga UBE flavors na binili ko. Kita nyo naman sa harapan ko guys. Umpisahan natin sa UBE filos ito. Ayan, kita nyo. Maraming nabibili nito sa mga supermarket or sa mga tindahan na malapit sa inyo. Ayan. Then yung pangalawa is yung classic UBE macapuno. Ayan guys, UBE macapuno. Sa bayan ko lang binili yan, sa mga palengke, yan, may nabibili yan, mga delicacies. Then next is yung isa rin sa mga classic hopia UBE. Ayan. Hopia UBE. Sa tipas marami yan. Hopia UBE, then ito naman, pambata, yung sa mga bata, binili sa Jelly Ace, ayan. Ito, binili ko rin. Pati yung pinapatos ko, guys. Pati yung kinakain ko yan. UBE. Basta UBE yan. Then, yung UBE halaya or UBE jam. Ito. Ito binigay lang sa akin to, guys. Thank you nga pala sa nagbigay. UBE ko. Ayan. You can order with them. Message nyo lang siya. Ayan. UBE ko. UBE jam yan. Pwede siyang papakain o pwede siyang ipalaman sa mga tinapay. Ganun. The best to. Lalo na kung Baguio. Ano yung Baguio? Yung UBE Baguio. Yun talaga the best. Pero masarap din to, I think. Then, syempre, hindi mawawala yung UBE pandesal. Ito. Guys, ito yung nag-trending since nag-start yung quarantine nung March. Alam nyo naman, di ba maraming naglabasan na mga UBE pandesal, ganyan, iba-ibang klaseng UBE pandesal. Nag-order din ako noon, siguro mga nakatatlong order ako sa mga kakilala kong supplier niyan, mga gumagawa niyan. Kasi naging patok na patok talaga siya. Kahit until now, di ba, ang dami naglalabasan. Gaya nito, sa Mr. Donut ko siya binili. Ayan o, naka-ano siya, naka-plastic siya. Kaya siya naka-plastic ganyan. Pero natikman ko na siya nung una, bago ko gawin tong video na to. Masarap siya, guys, promise. 40 pesos lang siya. Mahal ba? Pricey, no? Pricey. Pero masarap naman siya. Sulit siya. Ayun nga, guys. Ayan. Then, syempre, hindi mawawala yung drinks. Syempre, may drinks din tayo pag may UBE. May UBE drinks din. Pero, nasty siya, guys. Nasty lang siya, ito. UBE yan, guys, ha. Ayan. Tinimpla ko na. Taro. Taro flavor, pero UBE yan, guys. Punta na tayo sa tikiman portion, syempre. Yun nga yung highlights dito eh. Papakita ko sa inyo, titikman ko siya. Pero hindi ko ubusin ha. Hindi naman tumukubang eh. Titikman ko lang siya, pakita ko sa titikman ko. Pasabihin nyo kasi hindi naman ako kumakain, di ba? Ayan, umpisahan natin sa UBE pillows, guys. Ito. Pambata, Syria. Buksan ko na. Ayaw mo. Dito talaga kain mo ha. Ayan. Eto guys ha. Ayan naman niya. UBE. Diba?
Crunchy siya, na may ube peelings sa loob. Ube peelings nga eh, siyempre sa loob. Ayun. Masarap siya. Artificial din flavor niya, pero masarap. Okay, next natin ito. May nakalimutan ako guys, ube polvoron pala. Hindi ko na pakilala sa inyo ito. Ube polvoron by House of Polvoron or Hope. Nakabili ito sa mga malls. Medyo pricey siya pero masarap din daw guys. Ayan. Then next natin. Itong ube macapuno. Macapuno ba talaga ito? Or sabi nila, tae ng kalabaw. Charing. Ayan ha. Siya. Sarap siya. Noong mga bata kami tawag dito tayo ng kalabaw. So, sa mga kakain. Gago! And next naman natin is ito. Ito, pag kinakain ko ito pag yung mga dessert lang, bumibili ako nito. Isang buo talaga. Ayan guys, jelly ace yan guys ha, parang bata no, pambata yan. Parang tunaw siya. I think natunaw siya. Dapat nasa freezer yata siya eh. Siya kaya hindi ko na binuksan. Nakita nyo naman natalsikan ako sa mata. Pero okay lang. Ayan. Dapat pala na nasa freezer siya kasi sa chiller ko lang siya nilagay eh. Magdamag. Kaya yan, natunaw. So para pala siyang ice cream. Ayan. Kaya hindi ko muna siya itikman. Mamaya na yan. Sabi ganun ano. Tapos ito naman, next na natin yung hopia ube. Ito yung order lang namin to. May mga nag-aalok nito online. Ganyan. Ayan, ano yung mata ko? Guys, ayan. Okay. Ayan guys, ah. Hopia ube. Hopia pa. Ito, nabili ako pag na ano, kapag galing ko ng work, pag uwi ko, maga ako na ube. Nadaan ako dito sa market sa may tagig, sa BGC. Marami kasi yung titinda nito dun eh. Binibenta nila. 5 piso isa, ganun. Isang pirasong ganito. Kasi doon to, ano eh, originally sa Tipas. Yan, sa Tipas, tagig. Kailangan natin minom. Yung taro. Taro drinks. Pero hindi Starbucks ha. Yung baso lang. Pati baso ko, violet ube. Saka ang bilaukan tayo eh. Sarap. Ito ng ube polvoron. Naku, pahirap ng pahirap yung kinakain ko. Ito sa mall lang yata ito nabibili. Concessionaire sila sa mga supermarket, ganyan. Pero parang may kakaiba sa kanila. Ayan. Bawas na. Binawasan ko eh. Pero masarap kainin ito habang nasa bus. Pag nasa bus ako, kinakain ko, kumakain ako ng ganito. Pero bihira na. Ayan. Ube polvoron by House of Polvoron. Okay. Tikman ko na.
Okay, guys, ang next naman natin is ube jam. Pwede itong palaman or papakin, pero mas gusto ko itong pinapapak after kumain ng lunch or ng dinner. As a dessert kasi siya. By ube ko. Okay. Ayan natin. Ayan na. Masarap niya. Masarap talaga siya. Dapat talaga nang sarip lang siya. Ayan. Tapos na tayo dyan. Masarap. Next natin is syempre yung pinaka paborito ng lahat. Alam ko sa inyo modern din ito. Kasi trending talaga to nung bago mag-quarantine, I think. Nung quarantine na pala, quarantine period by March. Ayan. Dami nag-aalok nito, sobra. Then nagkaroon nga si Mr. Donut. Natuwa naman ako nagkaroon si Mr. Donut ng ganito. Ngayon lang ito eh. Ngayon lang. Ayan. Okay. Bali, tatlong piraso siya na magkakadikit. Ayan o. Tatlong piraso na magkakadikit. Na maliliit. Okay. Namuy ko talaga. No? Ayan guys. Tumakan natin. Ayan, kung makikita nyo, yung cheese niya buo. Buo siya. Hindi siya yung melted na cheese. Pero masarap siya, guys. Okay na rin siya. Tapos may ube-ube na halaya na nakapil. Ayan. Kakainin ko na. Masarap to pag pinainit siguro. Kasi galing to ng chiller eh. Kailangan kichilled mo siya. Ayun guys, makikita nyo, hindi ko naman inubos lahat ha. Inikman ko lang. Kasi bibigay ko yan mamaya sa kanila, sa mga kasama ko dito sa bahay. Siyempre, kailangan i-share natin yan, di ba? Ayun nga guys. Nakita nyo, iniinom ko rin yung ube, yung taro. Taro juice ko. Kasi siyempre, kumain ako ng mga matatamis na ube. And then, dito muna nagtatapos yung ikiman portion, guys. Okay? Okay guys, dito ko muna tatapusin yung video ko. Kung bago ka lang at nagustuhan mo yung video, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell nasa baba para updated ka sa mga video nga upload ko. Guys, kung meron kayong gustong bilhin or paboritong kainin, go lang, bilhin nyo lang, wag lang sa sobra because too much of everything is bad. And yun nga guys, and lagi tayong mag-iingat. God bless us all. Thank you for watching MTV. Peace out.